good morning, everybody. Magandang umaga sa inyo. And alam ko, this is a very informational video na, actually, sa totoo lang ha, hindi akong bibiro alas 8 na umaga na video na kami. Ginising niya lang agad ako. So, itong video na to would be very educational and informational kasi sobrang dami ng nag-request nito. Plus, me and Jet especially, we wanted to help as much as we can. Kaya, lalo na sa mga, alam ko, there's a lot of messages going on sa Instagram niya lalo. After we posted yung kaaming journey with COVID, marami nagtatanong, how did we get through doon sa nangyari sa amin and what did we do, no, para malagpasan namin. Especially yung merong mga kids. Oo, especially sa may mga kids. Okay, so, dahil umaga ngayon, medyo magkakape tayo ng konti siya, magchacha. Pero, just to give you an idea po, ano, this is not a video para, hindi to talaga, we're not an expert on COVID, okay? This is purely based on our experience. So don't take, you can get ideas from us, dito sa mga bits and pieces of ideas, but most of all, you have to ask your doctors. Oh, especially sa ano, no, sa prescription ng prescription ng mga medication and stuff. Pero this one at least magbibigay kami ng idea, pero don't take this as parang ito talaga yung dapat yung gawin. You still have to consult with your doctor and also para mabigyan kayo ng idea lang kung paano namin na-survive itong COVID na to. Okay, so to make the long story short, magsisimula na tayo. Guys, doon sa mga first time na magkakaroon ng COVID and doon sa mga nakaka-experience pa lang, no? Ang COVID po, just to give you a bigger view of what is COVID, hindi po siya pare-pareho sa bawat tao. So, it really depends on certain people kung paano ang reaction sa katawan nito. Okay, so ano ang downside nito when you have COVID? You can be asymptomatic, you can be mild, but you could also be mild going to severe, or mild going to moderate, or moderate to severe. So ang ibig ko lang pong sabihin dito, ito po ay isang ruleta na pwede pong mag-escalate from mild going to severe or critical even. So, hindi po tayo pwedeng magpakampante, lalo na po sa mga first-timers na magkakaroon ng COVID or may mga nararamdaman ngayon. Huwag po tayong pakampante na mild lang to or asymptomatic ako. Especially dun sa mga high risk, guys. Kasi COVID is, ano siya, viral infection which targets lungs talaga, actually. Which targets lungs. So, yung mga high risk na sinasabi natin is either kids or the senior citizen, kasi senior citizen have more chances of getting mas malalang symptoms kasi meron na silang mga underlying problems or mga previous conditions, rather than sa mga kids, wala man silang sakit pero hindi pa rin ganun kalakas or ka-strong yung katawan nila, although they have different categories ng immune system. In my opinion, kids are more stronger actually than most adults kasi they have 5 times more stronger immune system than us kasi bata pa sila. So they can really adapt. Kung mapapansin niyo, wala masyadong istorya ng kung meron man, pero hindi ganoon kumbaga sa percentage or sa ratio. Konti lang yung mga bata talagang sobrang tinamaan na sobrang lala. Pero majority na nakakontract ng mga kids, they could actually go through it without any symptoms at all. So, pero wag pa rin kakampante. Sabi nga ni Jet, iba-iba ang bawat katawan natin. Pwedeng yung naging mild sa akin is severe sa kanya. O yung severe sa kanya is mild lang sa inyo. Asymptomatic sa iba. So, again, this is a relay. Ano, para ruleta talaga to na hindi mo alam kung saan ka talaga babagsak. Okay. So, meron ako mga guidelines dito, guys. Actually, I wrote this down para lang may guide yung iba. So, kung ano ang pwede. Kasi ang dami nag-message talaga. Alam nyo, ilang araw kaming
ako pala, no, na sumasagot sa ibang mga messages. So, parang I decided na rin na gumawa ng ganitong video. Sabi nga niya, gusto niya nang mag-advocate. And actually, nag-advocate na rin tayo, in a way. Kasi parang tayo kasi naka-experience. Raise awareness. First-hand experience, no, para... At saka, may mga friends din kami na parang they don't know what to do, what to do, what to do. So, parang for the past couple of days, talagang nagsisisagot lang ako ng mga messages. And also, I did parang napakahabang, ano to, parang guideline lang. Parang may guide kayo on what to do. So sabi ko nga dito, no, maswerte kung asymptomatic ka or mild. Pero malas mo pag napunta ka sa... severe, moderate to severe. Mahirap pa din kung asymptomatic eh. Kasi katulad nung sa kanya, ikaw, asymptomatic ka for how many days? Like, ano? 10 days, 11 days. Tapos, nung nagaantay na lang kami ng 14 days quarantine, for 4 days left, bigla siyang nagkasintong. Sa akin. So, hindi, wag talaga kayong pakampante, guys. Mild. Ito lang yung siguro yung rule of the thumb. Sa napansin ko, no, rule of the thumb na kung kayo ay positive. Kasi usually, ito pala, once you are exposed, you have 5 days incubation. Usually, ganun ang range, 5 days ng incubation. Pero there are some stories, umabot ako ng 10 days bago pumutok yung incubation, yung symptoms ko. Pero majority is sa media, nasa 5 days. So, ang requirement is after, kung alam ninyo kung saan kayo na-expose, magbibilang kayo ng 5 days dyan. Then, saka kayo mag-RT-PCR. There are some na nire-require ka agad mag-RT-PCR, pero sometimes kasi nagne-negative during incubation period. So, hindi ka agad lumilitaw. So, let's say... Actually, yung RT-PCR... may early detection siya. Yung antigen ang Hindi. Oo, pero kasi usually hindi rin lumilitaw sa RT-PCR. Ah, talaga? May mga doktor, actually may mga doktor talaga na nag-claim na huwag ka agad mag-expose ako sa'yo ngayon. Tapos mag-RT-PCR ako pinabukasan. Negative ang lalabas. So you really have to wait for 5 days. Usually 4 to 5 days. Bago mag-RT-PCR. So, let's say if you think you are exposed to someone who has COVID, you have to wait for 5 days. Kasi hindi naman agad puputok yung symptoms eh. Siguro mga 4 days the most. Tapos mag-RT-PCR na kayo. Importante guys, sa mga magkakaroon ng COVID or yung may mga you think you are exposed, that early, ito ha, i-highlight ko dito, early detection is actually the key. Para hindi lumala yung situation or hindi mag-escalate into a severe form. Marami po kasi kaming nabalitaan. Ako, in my experience sa mga nakakausap ko, marami kasing sobrang lenient or they are complacent that what they feel is just mild. Mild lang to, okay ako. First 3 days, okay. And then, actually, I have two set of people nakausap na right now, yung isa dahil pinatagal nila ng ilang araw, they think they can handle the symptoms, and then it escalated into a severe form. And yon, yung isa ngayon, yung isang friend namin na is natubuhan na, and then the other one that we know is actually nilalagnat ulit ngayon, tapos inuubo, nag-recurring fever. So it could be that nagkakaroon na ng developing pneumonia. So guys, we would like to let you know na at the first onset of symptoms or may naramdaman na kayo. Oo. The early detection is key. Number 1. Number 2, if you think na parang nag-start na yung symptoms ninyo or may nafe-feel na kayo, book an online doctor. Actually, ang trigger niya talaga dyan is pag nagkaroon kayo ng ubog. Sipon, walang pang-amoy, walang panlasa. Somehow, it's manageable. Just let your doctor know. Pero pag ubo, you really need to bombard your doctor kung ano yung kailangan niyo gawin. Oo, kasi, okay. So, anong gagawin? First step, okay. Ang unang gagawin, paano pag tinamaan ng COVID at nag-positive?
Okay, again, magpa-RT-PCR upon exposure after 5 days or 4 days. Habang nag-aantay kayo dun sa result, please isolate yourself. Mag-isolate na kayo. Kasi if you'll never know, ang bilis niyang makahawa sa him. So, mag-isolate na kayo. If you think you are exposed, you isolate yourself. And, okay, during the incubation period, okay, kasi hindi naman agad puputok yung symptoms eh. During the incubation period, that's the time na mag-boost kayo ng immune system. So, ano po yung mga pwede ninyong inumin ng mga vitamins or pang-boost ng immune system during the incubation period, okay? This is actually my recommendation. So, you can still check with your doctors about it. Number one is Immune Pro. Immune Pro is actually laging sold out sa drugstores. Nakuha namin yung amin sa Farm Easy. I will link this. Yung Farm Easy is an online parang ano siya, online delivery na pharmacy. Tapos it has ascorbic acid or sodium ascorbate, I'm not sure, with zinc. Kasi, sodium ascorbate. Siya. Tama. So sodium ascorbate with double the dose. Tapos with zinc, okay? Number two, try drinking Igco colostrum milk. Okay, ano ba yung sinasabi kong Igco? Yung Igco po is actually nireseta to nung dalawang doktor na nakausap ko during the time na nagka-problema ko. Igco is a supplement milk, no, na ginagamit before nung puso ang dengue. Ito ay pampatibay ng immune system. Kumbaga parang immunotherapy. Kasi ang colostrum, explain what is colostrum, babe. Colostrum is the natural milk coming from the mom. So, yan yung sobrang sustansya. Sabi nga nila, liquid gold. No, yan yung sobrang sustansya na form of milk coming from the mom. Kasi lahat ng antibodies, lahat ng nutrients, lahat ng mga good bacteria ay pinapasa ng mom papunta sa baby. So, nagkaroon sila ng powder form which we can avail under sa mga pharmacies. Kaya malaking tulong talaga siya. Actually, si mama nung nagka-emphysema, pneumonia, yun din yung prescribe sa kanya nung doctor niya and she got better. Sa dami ng iinumin mong gamot during the time you're fighting COVID, you really need supplement talaga. Boost your immune system. So what I did during that time, kasi late ko nang nainom yung Igco, hindi siya sa first 3 days or first 4 days, hindi ko siya nainom. Kasi hindi ko pa alam. During the time na nagtitake na ako ng medication, ginawa ko twice a day yung Igco ko. And actually, ang bilis ng recovery ko from that. Kasi it really helped my immune system fight off naturally, plus yung gamot. So talaga, ang transition ko sobrang bilis. So Igco milk, you have to check that. Isang box yon. 30 sachets. Oo, 30 sachets sa isang box. Medyo may kamahalan, pero if you can do your research about it and you will find out why is it really important and yung mga doctors is recommending that. Then also, you can take double dose vitamin C. 2,000 milligrams. Sometimes, din 3,000 ko siya eh. Pero nagre-reflux siya. Nagre-reflux siya. So, depende sa katawan kung sanay ang katawan mo sa acid load, triple. Tapos, vitamin D3. Vitamin D actually is yun nga yung kung sa araw, medyo kulang kayo sa araw. Merong mga tablet form or yung mga gel form na vitamin D, which is really good then to help you boost up your immune system. And also, meron din akong isang kinukuhang zinc. Although, yung Immune Pro is may sodium ascorbate with zinc, dinadagdagan ko pa ng zinc for prolific. Okay? Basta ganun. Yeah, po-post ko dito. Yung zinc na yon is really important then to add up yung defense ninyo. And also, melatonin. Yung melatonin, guys, you can ask your doctor about it. This is actually a natural form of parang sleeping pills. Pero hindi siya sleeping pills talaga. Parang ano siya, melatonin helps you to get good night's sleep. Natural way to get your good night's sleep. So, the reason why you have to take melatonin, in my case, is I recommend dahil you really need to sleep. Sleepless nights talaga. Sleepless nights. And also, your body needs to rest. So, kung yung katawan mo ay pagod sa paglaban sa COVID, rest is actually good to help you guys. So, nagre-recuperate yung katawan mo. Pag di ka natutulog, there's no way to fight off the virus. So, ang naging problema ko nga kasi noon, nung una, ang nangyari nga sa akin, guys, is
I was so complacent that I was asymptomatic. Sa mga nagtanong ko ano yung symptoms ko, yun nga, una pangakatinan nila muna, sumakit yung katawan, nilagnat. Yun nga, may body aches, ano pa ba? Sore throat. Sore throat. Huli, medyo huli na yung ubo. Pero yun yung pinaka-major talaga. Tapos I thought yung okay lang din mag-move, no? Talagang importante yung nag-move ka para yung bacteria. Pero kasi hindi mo pa rin mapipigilan na mag-drip down talaga papunta sa lalamunan yung virus ka. So talagang akala ko madadala lang siya sa move, madadala lang siya sa biogesic, sa bioflu. Pero it turns out na hindi. So it's really important na dun sa first day pa lang, na-realize ko lang lately na kung sana nagpabook ako sa doktor right away, dung first day pa lang ng symptom ko, or na-monitor kagad kung ano yung gagawin. Actually, sinabi rin naman sa akin yung doktor na, sana pa lang, di ba, sabi niya Dr. Chico, na nung una pa lang, sinabi na kung ano, hindi na nag-escalate into severe form yung akin. So, it's really important, guys, na early detection. Number one, early detection. Kung positive kayo, you have to know as early as possible para alam nyo kung ano yung gagawin. Hindi kayo nangangapa, hindi kayo nanguhula. Number two, don't be in denial. Kung ano yung nafe-feel ninyo or kung ano yung nararamdaman ninyo, huwag nyo i-set aside na mild lang to, kaya ko to, okay ako. Kasi sometimes, being complacent leads you to death talaga. Kasi maraming stories yan. Number three, you have to book your online doctor. So, I will put a link here kung sino yung doctor namin. Dr. Layao is actually one of the doctors that we talked to. And he was able to help me get through this phase of COVID na talagang siya talaga yung actually thankful ako sa kanya kasi I was able to talk to him and able to give me medication. And also Dr. Chico, who was also helping me. They are pulmonologists. Okay, kukuha kayo ng doctor pulmonologist kasi they know what's going on sa baga. Okay. Number four, in my opinion, as early as your second day or third day, magpa-X-ray na kayo. Kasi it's really important na makikita ng doctor kung may namumuong pneumonia sa baga ninyo para sa una pa lang may first line of defense na kayo. You can be given antibiotics as early as third year, third day. Kasi ano pa lang yung akin, parang 6 days pa lang eh. Pero grabe, kung makikita ninyo, ipapakita ko sa inyo itong picture na to, itong film ng aking baga. Sobrang puti na kagad. And this is just 6 days, pang 6 days. Imagine if pinalagpas ko pa to ng isang araw, malamang hindi na ako umabot. Clouded na talaga ng white yan. So, kaya yung progression ni COVID talaga is very quick. Okay? Para ma-prevent po natin yung pag-i-intubate, ma-prevent natin yung pagdadala sa ospital or pag-a-admit, simula pa lang, tirahin nyo na agad. Kumbaga parang ano na agad eh, no? Be honest to your doctors kung ano yung nararamdaman nyo. Kasi yung iba, ay, okay naman siya eh, kaya hindi na namin pina-X-ray. O kaya okay naman siya, kaya hindi na namin siya pinatok. Siya, okay lang din siya. Pero kinabukasan, he's looking bad. Oo, I'm not looking good na. So, you'll never know. Every hour counts, every minute counts actually. Yes, totoo yan. Especially, if meron kang mga history, like, during this time, no, siguro I think sa isa sa mga lesson na natutunan namin is during, siguro kung nasa first or second day pa lang ng symptoms, magpalista na kayo sa ospital. Diba? Kasi sa sobrang daming lineup ngayon ng mga tao sa ospital, it's really impossible for a lot of people to be admitted. Actually, tayo. yung pinalista ko siya sa isang hospital dito sa Quezon City, pang 18 siya during that time. That was the night na he really wanted to get admitted na talaga. As in, gusto niya talaga, nag-pack na kami ng things niya, inayos ko na yung mga damit niya. Nag-hack na lang kami ng hospital. We even went personally after his, yung X-ray niya, kinausap ko na yung sa admission department. Pang 18 siya during that time. And guess what? I got a call yesterday updating kung itutuloy pa ba namin?
interested pa kami to be admitted. Imagine, ilang araw na yun nakalipas. Magaling na. More than a week na. Pero hindi pa siya confirmed. Ina-update lang nila yung system nila. You're still on the wait list. So imagine that. Yung hirap na. Sobrang horror story yun, guys. So, I think, no, as early as, I think, kung nasa incubation period pa nga lang kayo eh, magpalista na kayo. Kasi either way, high-risk people. Oo. Especially kung nasa ganung stage na kayo na feeling nyo, parang na-expose kayo, palista na kayo para ano-ano man. Kasi kung gumaling naman kayo kagad, at least sabihin nyo, okay, pasan nyo na lang po sa iba. Pero at least, no, may abang kayo, hindi kayo magkukumahog na last minute maghahanap kayo ng hospital. So I think that's a good tip for everybody. And also, be ready doon, mag-coordinate kayo sa inyong barangay. Kasi usually naman, pag nag-RT-PCR kayo, tapos nag-positive kayo, pinupuntahan kayo sa bahay, or may... City, health city government, or yung representative from your barangay. Pero kasi hindi pare-pareho ang protocol when it comes to municipalities kung pagdating sa COVID. Katulad sa amin, no, nag-positive kami, binisita lang kami, tinignan yung lugar namin, kung may place ba kami, proper place to isolate, oo. And proper place for the negative people to stay, ganyan. So, hindi na kami dinal sa facility, well as dun sa iba, they have to be brought from home to facility, sinusundo, ganun. May mga ganun protocol, so you have to check. So, onset ng symptoms, kadalasan ang symptoms ay asymptomatic or wala na, pero dapat kahit med ito, huwag ipag-isang tabi dahil anytime pwede mag-escalate into a severe form. Now, ito po ang first aid na yung iba ginagawa para sa mga mild symptom. So, ito ay recommendation ko lang, this is not my, check your with your doctor. May mga nababalitaan po tayo na bumibili ng Linhwa. Okay? Yung Linhwa po, hindi po nag-work sa akin kasi severe na ako. Check with your doctor ha, pero don't... Ito ay recommendation. Pero hindi ko sinasabi na i-take ninyo to agad-agad or bumili kayo. Kasi hindi po pare-pareho. Actually, ang pag-take po ng Linhwa, you still have to talk to your doctor about it kasi I think hindi siya pwede sa mga hypertensive and diabetic. Okay, so may mga studies din na gano'n. So, anyway, hindi siya nag-effect sa akin, just to put it out there, kasi severe na yung akin, pero there are some stories na nag-effect sa mga milder symptoms na medyo umukay sila. And also, kung may lagnat kayo sa onset, Biogesic, paracetamol nyo na kagad para medyo makatulong sa inyo. And then also, melatonin para medyo makatulog kayo ng mahaba as long as 6-8 hours, even 12, para lang makarecuperate yung katawan nyo kagad. And then, matulog kayo, and then drink a lot of fluids. Importante. Oo. And then, usually, yung ibang mga friends namin na nagkaroon ng COVID na milder symptoms, they recovered as early as 6th day. Pang 6th day, medyo okay. Although may ubo pa rin yung iba, or yung iba medyo nawalan pa rin ng panlasa, and it will take a lot of time yung iba parang pagbalik yung lasa sa pagkain or yung amoy. Ako, 6 days yun. Oo. Tapos, yung suob, okay rin naman po ang suob. Kaya lang kasi, or steam inhalation. Pero you have to check again with your doctor on how to properly do it. Pero kami, when I did my suob, on my ano na yun, no? Pang 15 na yun. Medyo late na yung akin. So, nagsuob ako noon, gamit ko lang is asin, lemon, at saka konting Vicks para medyo lumuwag. And it really helped me during the para mag-release ng pawis kasi feeling ko nga parang kailangan ko talagang pagpawisan noon para lumabas yung mga... Siyempre, yun yung thinking natin eh, the majority na para lumabas yung sa katawan. Kung ano man yung mga masamang espiritu. Pero it really helped me no, nung nagsuob ako, gumaan yung paghinga ko, tapos pinawisan ako, so everyday it got better. Tapos, really important, sa onset pa lang po ng COVID symptoms ninyo, pang first day pa lang, bumili po kayo ng oximeter. Pulse oximeter is very important kasi doon mo i-monitor yung flow ng oxygen sa bloodstream. You also know how to use your oximeter. No, mag-research kayo, meron din yun manual. 90 is somehow alarming. Alarming, oo. No, actually, 92 below.
92 below is actually ano na yan, parang alarming na. Pero if you're, lalo na sa akin nung that time, 94 ang baseline ko eh, sa optimum na may COVID. 94 is still okay. Pero pag if you think na parang everyday bumababa yung oxygen level ninyo, you really have to consult with your doctor. And pag mas bumaba pa siya sa 90, it's actually a bit critical na. You have to be admitted sa hospital. So it's really important na sa onset pa lang po ng symptoms ninyo, may oximeter na kayo. And either way, it's ano eh, investment, no? Kasi doon pa lang, no, yung family niyo or friends niyo, pwede ninyo yung pahiram or, di ba, hindi na, kumbaga parang, meron na kayong abang sa bahay, kaya good thing na medyo may kamahalan lang yung oximeter, no? Mura lang actually. Mahal siya sa iba, sa mga drugstores. Oo. Eh, paano nyo malalaman kung nag-e-escalate na ang moderate symptoms or mild symptoms to severe? Ayan. Paano nyo ba malalaman kung ano na ba itong nag-e-escalate? O, malalaman ninyo na there is something wrong pag ang lagnat ninyo is recurring for almost 5 days on and off. Actually, kahit nga 3 days lang eh. You really need to let your doctor know. Sobrang ano na yun. Sobrang alarming na yun. Recurring. At saka malalaman ninyo there is something wrong with your lungs is pag nag-breathe in kayo, para siyang, alam niyo yung parang feeling yung may holes sa baga ninyo na parang napaka-sensitive niya. Pag gumanon kayo, parang akala niyo, parang sabi, parang may something. At you know it's gonna be different. Tapos parang hirap kayo sa pagtulog, yun din yung isang sign kasi hirapan kayong mag-coordinate ng body mo at saka yung breathing mo. Kaya yung tulog mo mababaw or hindi ka makatulog kasi hindi mag-coordinate yung breathing mo doon sa gusto ng katawan mo. Alam mo yun, malalaman niyo yung ibig ko sabihin pag na medyo nandiyan kayo sa level na yan. Or parang may nakapatong sa chest ninyo. Yan yung number one na parang may sementong nakapatong. Tapos, or may nararamdaman kayong pananakit dito pinch. Sa pinch dito sa bandang left chest. Or maybe right, kung bilateral pneumonia kayo. Or meron kayo dito sa bandang likod na parang masakit or hindi nyo maigalaw. Those are very alarming signs na nag-e-escalate na siya from mild to severe. Pero the only way to really know or the conclusive way to know kung talagang may nagde-develop is x-ray. Kaya importante po na sa first 3 days or 2 days pa lang na parang may nararamdaman na kayong kakaiba sa baga ninyo, naaano nyo na, namomonitor na ng doctor nyo through x-ray. Pwede naman kayo magpa-x-ray, guys. Just coordinate with the hospital. Let them know that you are positive. Sige, yung sa atin kasi nag-ER kami eh. Mm-mm. So, nag-coordinate kami sa hospital. Meron silang mga isolation room to do the test. So, uh-oh, don't worry. Basta maging honest kayo sa kanila na you are positive. Para naman, di ba, yung gagawa sa inyo nung test is naka-full gear talaga. Protected din yung sarili nila. If you think na parang may something wrong na sa baga ninyo o may paghirap na kayo sa paghinga, I would recommend for you guys to buy oxygen concentrator. Okay, ano po yung difference ng oxygen concentrator sa oxygen na nasa oxygen tank? Oxygen tank, no? Yung oxygen tank kasi madaling maubos and you really have to refill. Depende sa laki, mabilis lang siya, 3 to 4 hours for 10 pounds, for every 10 pounds. So, so magpaparefill ka. Mabilis lang siya, magpaparefill ka. So, I think, no, the cheapest, no, mahal siya pag binili. Pero kung kukomputing mo kung lagi kang magpaparefill. Hindi, pinaka-practical. Practical na lang, oo, yun. Is to buy the oxygen concentrator. Ano rin siya, disaksak siya, guys. Dekoryente na kasi siya. Oo. So, hindi mo na siya kailangan parefillan. Doon niya, parang sinifilter niya or something. Oo. Dire-diretso yung amin yung nabili namin. Parang 4 hours siyang naka-on. Tapos pahinga lang ng 30 minutes. And then you can use it again. Basta papalitan mo lang yung tubig. Tubig lang yung... I-re-refill mo lang yung water from time to time para dire-diretso yung flow ng oxygen. So, I think it's one of the investment na kailangan ninyong bilhin. It's kind of pricey. It's around 10,000. 11 nga. 11,000. Pero, kung kukumpute nyo kung ilang beses kayo magpaparefill,
refill. Kung kukumpute nyo ako, ilang beses kayo magpaparefill sa entire session nyo or hanggang nag-recovery kayo, mas mapapamahal pa kayo actually if you buy the tank. Uh-oh. And magpaparefill kayo. Plus, imagine the hassle of calling the refilling station every time. Every time. Mas mag-aantay ka pa, paano kung naantala pa siya. So, invest na lang. Especially if meron kayong senior sa bahay. It's, or exactly. Kids, high risk. Or kids na merong asthma. Mm-hmm. You really need to store yung talaga oxygen concentrator para anytime. Ano siya? Maganda siya actually. It works well. Hindi siya pumalya during the time na ginagamit namin. Uh-oh. Meron siyang warranty. And plug and play lang siya. Sobrang Uh-oh. Easy niyang gamitin. At saka usually for paghirap kayong huminga, it really helps. Lalo na ako, mahirap matulog. So, ang ginagawa ko, kahit tulog ako noon, naka-oxygen ako noon. Kasi nga, kailangan ng support yung baga ako noon. Kaya, walang nagmo-monitor. Nagmo-monitor na si Ninya lang. Number 3 is nebulizer. Okay? Yung nebulizer is not actually really, for me ha, parang recommendation lang to. Pero you still have to talk to your doctor about it. Actually, kami, mga moms, no, during the time na nanganak ko kay Sky, and first time na nagkaubo siya, my pedia recommended agad to get a nebulizer. It's a staple apparatus. Anong tawag doon? Yung parang importante siya, necessity na siya. Staple siya sa bahay talaga. Oo, staple siya sa bahay na pag meron kang kit at may ubo-sipon. Ubo-sipon, you need to nebulize kasi may binibigay silang solution dyan and formula. So, ako, I think it's really a necessity to store or magkaroon ka ng nebulizer sa bahay. Nung alanganin yung paghinga ko noon, sobrang sikip. As in, ano nyo yung pakiramdam na parang nakaganon yung tube ng baga niyo. Parang nakasipit na ganyan. So, buti na lang ito si Means. Actually, kausap ko yung sister ko that time. And she told her na parang inebulize mo si Junel, bumili kayo ng Ventoline sa Butamol. Pero you have to check with your doctor. Albuterol pala. So, pero dahil walang albuterol dito. Salbutamol. Yeah. Salbutamol yung binigay. So anyway, you have to check with your doctor about it if it's compatible or pwede sa inyo. Yun kasi is pag meron ka na talagang pneumonia. Oo, at saka may hika na, yung parang hirap ka na sa paghinga. So what I did, pinaganon ako ni Ninya kasi dalawang vial yung binigay niya sa akin. Pero for every 8 hours. So dalawang vial yun. Nung gabi, naalala ko pa yung itsura ko nun eh. Ginanon niya ako, tapos nakaganyan ako sa kanya natulog. Promise, hindi kasi nga takot ako matulog nun kasi nga feeling ko parang gigising akong wala nang malay, ganun yung feeling ko. So sabi ko, nung sinalbutamol niya ako, medyo lumuwag yung breathing ko noon, tapos nakatulog ako. So, it helped me, pero again, check with your doctor if it's applicable to you. So, I think, no, mas better if you have your doctor on their first day pa lang ng symptoms. Pero nung nangyari sa akin, na 6th day na malala na ako noon, na hirap na talaga ako huminga, binigyan ako ng gamot. So, I will not say the, pero, okay, just to put it out there, in antibiotic ako, pero tatlong klaseng antibiotic yung binigay sa akin, and then may isa parang steroid, yung isa pain reliever, yung isa is yung yun. Basta anim yun, na pinainom sa akin that night. Discolored. Pag inom ko talaga, groggy talaga ako nun. Pero that night din, no, imagine yung pawis ko. Kung lumabas yung pawis niya, magdamag. Magdamag. 4 na beses akong magpalit ng damit. Tapos yung mga towel na pinaglalagi sa katawang ko, lahat yun basa. As in, ganun kalala yung, kumbaga, nung pinainom sa akin. So, pero kasi, yung akin is, nag-respond yung katawan ko sa antibiotic. So, mas mabuti kasi nung nakita ng doctor yung x-ray ko, kaya importante ang x-ray kasi nalaman niya kung anong klaseng tiratang gamot ang bibigay, no? So doon pa lang matedetect. So hindi na namin kailangan that time na magpa-admit kasi that time yung oxygen level ko medyo okay pa. So talagang sinundutan lang ng antibiotic. Last na to, ito yung last part na okay, I think this is important.
Pero please, please talk to your doctor about it. Paulit-ulit kong sasabihin sa inyo, huwag kayong mag-self-medicate. Actually, they really cannot get that medicine because you need reseta. Anyway, that's right. Pero at least your doctor know. Kasi, sa napansin namin ni Nins, majority of nagkaroon ng severe case of COVID pneumonia, it's either namatay sila ng pulmonary embolism or high blood or cardiac arrest or stroke. Due to high blood nga. Due to high blood. So the idea there is, correct me if I'm wrong, pero doon sa mga nanonood sa amin na may medical advance, ay medical knowledge, no? Pero kasi majority kasi is pag hirap yung katawan mong magkumuha ng oxygen, the tendency of the heart is to pump double. So pag nag-pump siya ng double, sunod-sunod na yan, no? Pati yung sa brain, sa kidney, kasi hinihirap na lahat kasi yung, kailangan nila ng oxygen, eh. Yung pagbato niya ng oxygen sa lahat ng organs. Limited. So, the tendency of the heart is to pump double. So, may time po ako na sobrang hirap ako noon dahil nga hindi pa ako nag-aano noon, hindi pa ako tinitig na gamot. Antibiotic pa lang. So, ang nangyari, may isang gabi yun na sobrang takot ako kasi yung palpitation ko noon, nakahiga lang ako noon, guys, ha. Plus, isama mo na yung anxiety ko. Yung palpitation ko nun sobrang bilis. Tapos nung nag-oximeter ako, ang pulse rate ko nun pumalo ng 130. So kinabahan ako nun. Mataas actually yung pulse rate niya, kaya yung oxygen niya mababa. Tapos yung ganun, di nagpa-palpitate ako. Tapos naramdaman ko na parang umaakit na yung sakit dito sa bato. As in, dito na umaabot. Namamanhid na daw yung likod niya. Oo, tapos sabi ko, parang may mali. Kasi alam ko na talagang may something wrong. Kasi pulse rate, heart rate, yung palpitation. Tapos bato ko umaakit. Sabi ko, putya, mai-stroke ata ako. Kasi, well, hindi pa naman ako nakaranas ng stroke, no? So, hindi ko alam. Pero feeling ko talaga doon papunta kasi nandito na sa batok. Tapos sabi ko, hindi ako natutulog ng hindi humiga ako, pumipintig siya. So ang ginawa ko, umupo ako. So sabi ko, shit, parang may kailangan akong gawin. You fear ko ba? Kasi feeling ko talaga mai-stroke ako that time or high blood or whatever. Alam nyo, importante din talagang may nagbabantay sa COVID patient na severe yung case. Kung nasa bahay lang, sa hospital, of course, you are monitored by nurses and doctors from time to time. To be honest, tatlo ang doktor ko pala, hindi dalawa. Kasi yung dalawang doktor ko dito is local, si Dr. Chico and then Dr. Layao. Tapos yung isang doktor ko, yung friend ni ate, ay yung doktor nila sa US, na full mo rin, yun talaga nag-handle ng mga COVID cases kasi they have hospice in the US. So, yun yung isang doctor doon na Pinoy din. Si Dr. Flora. Dr. Flora pala. Si Dr. Flora. She was the one who actually nagreseta sa akin ng aspirin. Actually, hindi siya aspirin eh, pero blood thinner. Which is anti-thrombotic. Thrombotic ba yan? Anyway, basta ganun. So, may idea about it sa pag-inom nun. Actually, niresetahan din niya ako ng remdesivir. Kaya lang, unfortunately, you can't get remdesivir here. So, in-scrape out namin yun sa medication. Kumbaga, parang yung reseta ng doktor kong Pinoy dito, dalawa, plus may isa pa akong reseta doon from US. So, pinagsama-sama, kaya lang hindi nakuha yung isa, yung remdesivir. So, in-scrape out yun. Pero kasi the idea is, yung pag-bulatin, yung pagpapanipis ng dugo, will actually help para mas smooth yung, ma-prevent yung blood clotting or yung... At saka yung flow na oxygen. Oo, flow. Mas smooth. Oo, kasi ang nangyari sa akin noon, nung sabi nung ate ko na bumili ka ng, which is yung blood thinner nga na ginagamit namin. So yun, nagpadala yung doctor ng prescription. Prescription. Kaya tapos tinanong namin, doon sa doctor. Tinanong din natin doon sa doctor natin. Oo. So, actually, sabi niya, dinisclose din niya. Sinabi niya na
ano, merong times na sumasakit ganito ganyan. Sabi niya, baka nga mag ano ka, high blood ka. So, go. Pinainom ako. Pinainom na siya. So, umukay ako. Umukay ako. Ang actually, mahal niya, guys, actually, it's 155 pesos per tablet. And I have to take that. He was advised to take it for 30 days. 30 days. Kasi nga, ano, may COVID pa sa katawan. Simula nung nag-take siya, no, yung pulse rate niya, umaangat yung oxygen level niya. So, yun. Oo. Pero kasi, that yun kasi is yung problema ng, ano, is blood clotting. Pag may COVID ka kasi nagpo-blood clot ka talaga. So, kumbaga sa ano, parang nabablock yung sa lungs. Yun nga yung isang friend namin na nagkaroon ng pulmonary embolism, may blockage ng doon sa lungs. So yun yung mga causes kaya may mga naka-cardiac arrest, may namamatay dahil inatake sa puso or na-stroke. So yung complication that comes with COVID kasi is one, yun yung clotting. So to prevent that, you can ask your doctor about it. Pero huwag kayo magte-take or bibili. Sabag, hindi naman nila, hindi nyo agad yung mabibili nung walang reseta. Pero, you have to talk to your doctor if you can take that. Pero, in my case, nakatulong yun sa akin para bumaba yung high blood ko, no? So, yun na, dire-diretso na yung recovery ko from that. So, yun. I think yun lang naman, yung majority na kailangan ninyong malaman pag may COVID kayo. Huwag kayo agad mataranta. Basta, hindi kayo mataranta, huwag din kayo pakampante. Huwag kayo mataranta, huwag din kayo pakampante. At ang, again, first line of defense is early detection and early action. Huwag yung intervention. Huwag kayong magpapakampante na okay lang, gagaling ako o ganito. Huwag kayong in denial din sa nangyayari. Kasi the more that you pinapatagal ninyo or hinahayaan ninyo, it could be too late na. Don't listen to people telling you na, ako ay, ganito lang ginawa ko, na ano lang, nagsuob lang ako, okay na ako. Don't compare your body to others. Kasi others. Magkakaiba tayo ng katawan, magkakaibang tao tayo, guys. Magkakaiba tayo ng personality, magkakaiba tayo ng condition. So, please let other people know what you are going through. Importante yan kasi emergency, meron tutulong sa inyo. This is actually just a recommendation. Don't take it like a Bible, no? Lahat ng sinabi namin. Every story is different. Everybody is different. So, kung kayo man ay nag-iisip na bumili ng mga gamot na na ni-recommend namin or something, Let your doctor know first. Kung compatible din sa inyo. Depende kasi sa katawan. Oo. So, yun guys, no? Sana nakatulong yung video namin na to to give you a clearer view or kung sakali man na may, I hope na wala naman sa inyong umabot na ng severe form of ano ng COVID. Pero kung magkaroon man kayo ng symptoms, please let your doctor know early detection early intervention, early action is the key. And also get your x-ray, RT-PCR, yung mga first line of defense ninyo, yun nga yung oximeter, oxygen concentrator, yan yung talagang major na need. Kung ayaw ninyo, kung hindi na kayo ma-admit sa hospital at wala na kayong choice but to stay at home, yun na lang talaga yung kumbaga para ano ninyo, doon na lang kayo kakapit. Actually guys, yung oxygen concentrator, na please flash mo dito yung picture para they would have idea. 2-in-1 siya, oxygen na siya plus nebulizer siya at the same time. So meron ka lang pipindutin doon na button para mag-switch siya into nebulizer. So hindi mo na kailangan bumili ng nebulizer separately. So yun guys, please again, disclaimer, please check with your doctor first before and don't self-medicate.
please don't self-medicate. Okay? Itong video na to, ginawa lang namin to is awareness plus to give you an idea. What, kung ano yung nangyari sa akin. Pero syempre, importante coordinate with your doctors talaga. Hanap kayo, kung wala kayong doctor, hanap kayo online. Ask your friends, ask us, we will try to put the link kung sino yung doctor niya. Sana he can accommodate as much as he can para mas maraming matulungan. Pero yun, huwag kayong titigil nang wala kayong online doctor. Mas mahirap kung ma-hospital at mas malaki yung gastos. So, yun, thank you so much for watching this video, guys. And please watch out for the vlogs, okay? I think this is the last time that we will be talking about COVID. At least mag-move on na tayo sa COVID. No? Marami tayong kailangang gawin at bawiin. Mga lost times with our family, loved ones, with our family. And we also pray for our subscribers who are now positive. And who are now in critical condition. We are praying for you guys na sana you can get through this. And please, please, please don't be complacent. Wear your mask. And wash your hands and stay at home if you can. Keep safe, guys. Keep safe, guys, and see you again on this video.